Guys. May sasabihin kami, guys. Ano sasabihin? dahil sa syempre kapag ka talaga siguro in 1 month, after a month, pag hindi pa talaga naging okay yung ano namin sa bar, hindi pa rin naging okay, ganyan. Baka mapilitan na mag-work ako. Ako din. Ikaw, mag-work siya dito pero housewife na nag-work sa live streaming, tas racket-racket, ganyan. Ako, magre-regular work siguro ako. Yung 9 hours a day, 6 times a week. Napasok. Hindi naman kita papayagan magsi 6 times a week ang mag-work ka ng mga regular. Di ba, di mo kayanin din talaga. Ano ka lang, pretty wife, housewife, gano'n. Live-live, ganyan. Alaga ng mga anak nating hayop, gano'n. Natawa ng tao. Gano'n. Tapos, manage, punta-punta ang bar. Pero uwi na naman ako, guys. Ano lang, 9 hours a day lang yung shift, yung pasok. Kasi kailangan na mag-work. Mag-try ko mag-work. May nag-aalok kasi sa akin na friend. Siguro dito lang Manila yun. Yun. Basta work. Kaya sana guys, magpakota na tayo. Kung ayaw niyong mangyari yun na magiging busy na kami magtrabaho. Yun lang. Ang mangyayari nun. Thank you, G! Wala na akong magiging live. Work na lang. Hindi na kasi tayo kasing lakas din ng dati. Siyempre, di naman palagi malakas. And siyempre, nag-invest din kami ng business na hindi naman agad-agad mag-boom. Hindi naman agad-agad magiging okay yung mag-click agad, yung ascenso agad. So, ang iba pang option is mag-work ako outside habang si Bubo dito sa bahay nagda-livestream at kung anong mga racket, ganyan. Para makasurvive, may pampasahod. Eh, yung mag-work ka para may pampasahod ka din. Yung magda-livestream ka para may pampasahod ka sa tao, may pambayad na renta, ganun. Kaya or baka meron pa kayong ibang alam na pwedeng maka-help sa amin, ganyan. Habang pinapatakbo namin yung business. Ganun. Paano yung bar? May bar pa naman. May bar pa naman. Kaya nga mag-work para ano, ma-survive yung bar. Kasi pag di kami nag-livestream, hindi nag-work, ang mangyayari, pagka nalugi yung bar, eh, sayang lang yung pinaghirapan namin. Sayang yung in-invest namin, yung effort, yung pagod, yung pagpaplano, yung pangarap. Sayang, di ba? Kung i-close lang namin yung bar dahil sa lugi na, ganyan. So, ayun. Kaya talagang nag-iisip talaga rin kami kung ano yung mga pwede namin gawin. Kasi ayaw din naman namin umasa na magla-live lang kami sa mga gifts, ganyan. Eh, lalo ngayon, hindi na wala na talaga nagda-drop sa amin. Bibihira na lang talaga kami makakota. As in. So, yung option na lang talaga is mag-work. Kasi kung nagtatry kami mag-vlog ulit, hindi naman agad-agad din kikita eh. Hindi naman agad-agad mag-boom agad yun eh. Diba? Kasi siguro after 6 months, after ilang months, ganyan, dun pa lang yung sabihin mong mag-earn kung may views man. Pero hindi kasi pwedeng sa vlog lang kami aasa kasi may mga bayarin kami sa mga susunod na buwan, susunod na araw. So, paano? Kung bubuhayin yung YT channel, oo, bubuhayin, pwede yun. Pero hindi naman kasi agad-agad na makukuha mo yung kita mo doon. So, paano yung mga bills? Yun yung mga iniisip. So, kailangan pa mag-isip kung ano pa yung mga pwedeng pagkakitaan. Ngayon, itutuloy namin yung crispy pata, guys. Para maka-help lang din sa amin. Kasi may mga kailangan kaming pasahuran. Tapos, nagbabayad renta.
medyo problemado rin talaga sa ngayon. Sa totoo lang, magiging honest kami sa inyo. Kaya minsan, ano din, hindi rin makalive din ang ano. Marami kami problema ngayon. Yun ang totoo. Nakita niyo lang kaming masaya, pero problemado kami talaga ngayon. Dami kami iniisip. Daming what ifs din. Ganyan. Minsan naiisip namin na ano eh, baka bigla-bigla. Is hanggang next month. Tatapusin lang namin tong buwan na to. Pag hindi wala pa rin talagang improvement or wala talagang pumapasok na income talaga or di talaga kami kumukota, nakakakota, yun na. Magde-decide na talaga na ako mag-work ako sa labas. Yan. Yes. Mahal yung renta namin sa bar, guys. Pasahod pa lang sa taon tsaka sa renta. Actually, abonante talaga kami. Payday nila bukas. Ang laki ng abono namin, sa totoo lang. Magkano lang kinikita namin. Hindi talaga yung kinikita eh. Magkano lang yung bumabalik pandagdag sa pasahod. Sobrang hirap talaga magpatakbo ng business. Lalo na pagka nagsisimula ka pa lang, ganyan. Kailangan talaga hindi mo susukuan. Kasi pagka sumuko ka, sayang yung effort, sayang yung investment, sayang yung pagod, sayang yung pinagtulungan naming dalawa, yung pinangarap namin, yung ganyan. Kung susukuan lang. Pagka sinukuan namin, ano mangyayari? Bebenta namin yung mga gamit. Speaker, upuan, tapos hanggang throwback na lang tayo na namimiss natin yung Cosby Bar dati, kung ano yung mga ganap natin doon, no? Kung kailan ala na doon natin namiss mo. Oo, pag sinukuan ng business, talo sa huli. Pero kung masusolusyonan, matutulungan nyo kami, no, not work abroad, dito lang, sa Manila. Pero kung matutulungan nyo kami, nabibisit kayo sa bar namin, kahit kain lang kayo. Ay guys, starting tomorrow, open po pala kami 5 p.m. pa lang, hanggang 2 a.m. Ano lang yun, Tuesday to Thursday. 5 p.m. to 2 a.m. kami naka-open. Kasi gagawin namin yun na pwede kayong mag-dinner doon. So parang resto din. Kaso, kakain kayo sa high chair, sa VIP, ganyan. So, magiging resto bar siya ng 5 p.m. to 2 a.m. So, 5 p.m. siguro 6 p.m. hanggang 7, 8, 9, hanggang 9 p.m. yun yung acoustic. Yan, acoustic tayo ng 6 p.m. to 9. So, habang nagdi-dinner kayo, may kumakanta. Ganun. Yun, kahit sa gantong paraan lang guys, pakotahin nyo kami, balik natin yung dating panahon na malakas pa tayo, yung solid yung support nyo, ganyan. Tapos kahit sa pamamagitan ng pag-order nyo ng crispy pata sa amin, 850 po ang isa, sarap naman talaga, makakatulong yun sa amin kahit na maano lang namin yung pampasahod, pambayad ng upa, ng renta, ng bills. Kahit yun lang, kahit sa pagkain namin, kahit kami na dumiskarte, kahit ano lang din naman yung kainin namin, okay lang sa amin eh. Ang pinaka-importante lang, syempre, yung mabigay namin ng tama yung pasahod sa mga tao. And yung upa, yung mga bills. Yun, kahit ganun lang, masaya na kami eh. Kahit makatawid muna tayo sa mga, kahit makaraos lang sa mga ganun. Yung mga expense, yung mga bills, ganyan. Kasi kami kaya namin magtiis kahit hindi muna kami maglalabas or kahit hindi muna kami kumain ng masarap, okay lang sa amin. So, baka meron kayong maisasuggest or maisasuggest na improvement para sa ating lahat din. Yun lang guys, ang pinaka ano,
after a month, by November, kung hindi talaga makaka-survive or hindi talaga makaka, alam mo yun, makakaraos or what, by November, mag-start na siguro ako magtrabaho. Pero open pa rin yung bar. Siyempre, iso-survive natin, nanahin natin yung bar. Hindi tayo susuko. Kaya lang, yun nga lang. Yun nga, eh, baka merong makatulong sa amin. Ay, pupunta nga pala ako Malabon. Kuha ako ng postal ID. Baka may makahelp sa amin dyan na marunong sa TikTok shop. Para ma-start na namin yun. Para makapag ano. Ang dami naming front row products din dito, guys, eh. Baka gusto nyong mag-help, bumili ng mga front row products. Meron kami. Tapos kahit chili garlic yun, guys. So, habang ano, pampandagdag lang sa mga expenses namin. Yun. Yung chili garlic, for sure, talagang bagong-bago yung matatanggap nyo kasi pre-order. So, lulutuin, tapos di-deliver na agad sa inyo. Kaya nga eh, pagka naayos nga eh, ayusin nyo yung ID na lang talaga yung kulang kasi kailangan naka-address daw ako sa bar since yung BIR namin is sa bar, yung address is yung bar doon sa Malabon. Sana pag naayos yun, no? Sana yung first live selling namin dito na may yellow basket kami, sana supportahan niyo kami na talagang lamunin niyo talaga. Alam mo yun, yung parang first live selling na yung todo support talaga. Kaya nga eh. Oh, pre, punta ako mamaya dyan po akong barangay clearance. Tapos samahan nyo ako sa kuhanan ng postal ID. Hindi naman po malaki kinikita sa affiliate. Wala pong PC. Kung alang bibil eh. Kaya ang kita. Now, it's nilikod ko, guys. Oo, kukuha nga pre doon. Maya-maya, alis ako mga siguro after lunch na lang. So, yun. Ano pa kaya naisip nyo? Baka meron na ano dito. Baka meron talagang businessman, businesswoman dito or naghahanap ng worker. Ayan. Pwede nyo kami nga, guys, ha? Kunin. Hanap kami trabaho, eh. Yubo, huwag ka na mag-diaper, matuto ka na umihi. Actually, guys, yung diaper po ni Yubo, kadalasan pagkain, ang bumibili po talaga niyan, yung ninong niya. Si Ninong Pink, sila Ninang, mga ninong-ninang nila. Yan, sila Lola E. Kung pagdating naman sa diaper and mga ano, kadalasan talaga, hindi kami yung gumagastos. Sa awa ng Diyos. May kumukup-kup sa kanila. Hey, that's very soon. Oh my God. Check mo na. Tawa. Siya yung mas nahihirapan, tapos ako parang chill lang sa life. Syempre, pag nangyari yung pipilitin ko rin, maghanap na rin ako ng ano, personal na work talaga. Thank you, Dia. Kasi to be honest, di naman talaga kami mag-asawa na kasal para talagang iasa ko sa kanya yung mga kahit na ano, kahit na sabihin natin. Ayokong unfair kami. Gusto ko kung ano yung ambag niya, ganun din ako. Ayoko yung mas meron siya.
Thank you, Sheila. Thank you, Dia. Ayan. Pagka talaga hindi na kami guys kumota kasi syempre mahirap kasi ito hindi naman basta live lang, may hinahabol din talaga kaming kota yan kahit sa Gipan. Syempre pag ganito lang yung magiging lifestyle namin na ano live tas hindi naman nag-ano. Syempre maanuhan kami talaga maghanap ng sideline. Thank you for the TikTok, Dia. Guys, drop na. Come on. Bigal ko matutulungan, guys. So nga eh, sana nga eh, lumakas tayo ulit. Thank you for dropping. Aba, nanonood si Nanay. Oh, thank you, Elena. Yung si Tifa, nakakunot na yun, oh. Subscribe kayo guys, come on. Mag-end ako niyan muna guys kasi ilang percent na lang din ako. Sana nga wala yung likod ko. Thank you guys, happy 3.1. Sana lumakas tayo ulit. Bye guys, thank you. I love you all, vlogger tayo. Bye.